malakas kasi malnourish po ito. Oh, ilang buwan na yan? 10 months po. 10 months. Ilang timbang? Ano po siya? 5.2 lang po. Ha? May lit. 5? 5.2 po. 10 months? Opo. Ano kakainin nyo ngayon? Wala po, sir. Ha? Wala po. Hindi ka nakapanghingi? Hindi po. At nagaling po ko sa school. Ate, yung bag. Paano? Oh my goodness, Merly. Mga anak mo pagkaliliit tapos wala kang trabaho, hiwalay sa asawa. Ay ka pa papi, bigas. Bigas ta ka. Ha? O sige na, papapi. Papi. At gutom na to. Nako, mga anak mo Merly. Bakit dinagdagan mo pa yan? Eh, ganun nga pala yung ginagawa ng asawa mo tapos dinagdagan mo pa anak mo. O dyan mo to, pang dagdag sa ano ha? Maraming salamat po. Sa pagtulong po. Nako. Sige na, bihis muna kayo. Sige na, dito muna ako. Good morning, good morning everyone. Isang magandang umaga. Diyos maray na aga po sa Indogabus Magatugang. Medyo gumanda-ganda po ang panahon namin ngayon dito sa Daet, sa Bicol. Kaya kami po ni Papa P, yung mga humihingi po ng tulong sa amin, may pagkakataon po kami na mabisita ngayong maghapon. Kaya inuna po namin yung isang nanay sa asawa. Napakalayo nitong lugar na to, hirap na hirap kami ni Papa P. Yung motor namin, hirap na hirap sapagkat rough road. Malalaki po yung bato doon sa daanan. Tapos dumaan kami sa makitid na lugar, ayun oh, na tabing-tabi po ng sapa. Kunting-kunti lang mahuhulog ka na, kaya si Papa P nangangatog po ang tuhod hanggang ngayon. Medyo malayo, sobra, no? Kaya akala namin eh malapit lang. Actually, matagal na po itong humihingi ng tulong sa amin. Matagal na po siyang nagme-message sa amin, tulungan namin siya. Yung bahay po niya, pinapakita niya sa amin through messenger, pinaporward sa amin. Nakakaawa po talaga ang kalagayan itong mag-inang ito. Actually, medyo bata pa, kaya nga lamang syempre, walang katuwang sa buhay. Ang ginagawa nitong nanay, madalas, pumupunta sa mga bahay-bahay ng politicians nang hihingi, bibigyan siya 20, 50. Pag nakakaipon na siya ng 100, umuwi na siya, bibili na siya ng pagkain ng kanyang mga anak. Etong pupuntahan natin, si Merly. Ang pangalan niya po ay Merly, tago natin sa pangalang Merly, may dalawang anak. Ito po ay apo ni Lola Celia. Naalala ho ba ninyo si Lola Celia? Si Lola Celia yung tinutulungan po natin, natagpuan natin na nakatira sa shed house po ng barangay. And ito po si Merly, apo, siya po ay apo, siya po ang nag-message sa atin noon para humingi ng tulong doon sa kanyang lola na si Lola Celia. Natatandaan po ninyo si Lola Celia, nag-viral po yun sa atin, no? And pinaka-ending po ni Lola Celia ay natagpuan po siyang patay sa kagubatan, sa bundok, no? Hanggang ngayon, unsolved po yung kaso kung paano namatay si Lola Celia, kung paano namatay sa natagpuan sa kabundukan po, no? Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin po sa mga residente ng barangay na yon na sakop ni Lola Celia. Apo itong si Merly na pupuntahan po natin. Kaya tara, samahan niyo po kami ni Papa P. Kumusta ang tuhod mo, Papa P? Nanginginig pa ba? Nanginginig pa rin. Nanginginig pa rin. Takot na takot si Papa P doon sa daan namin na yan. Oh. Kitid-kitid. Tapos sa ibaba niya, sapa. Mahuhulog siya pagka medyo alanganin ang pag-angkas niya doon sa aking motorsiklo. Kuwawa naman yung ating motorsiklo na palaban sa rough road. Tara, Papa P. Go, go, go. Go. Tara. Go, 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 Papa P. Dito tayo, tingnan natin. Tingnan natin ang kalagayan itong tutulungan natin. Matagal nang humihingi sa atin ng tulong. Actually, ito po yung sinasabi namin. Kami po ay nilalapitan or inilalapit sila sa amin para po sila ay aming humatulungan sa pamamagitan ng aming munting YouTube channel, ang KSP TV, no?
humihingi ng tulong or inire-recommend po sila sa amin. Ayan, ayoko kasi na mag-i-scout ka. Tapos yung content mo sa yung YouTube channel, yung kahirapan ng tao. May mga mahihirap po, may mga kapansanan na hindi naman po sila humihingi ng tulong. Meron po silang pagpapahalaga sa kanilang dignidad. At yun po ang pinahahalagahan din po natin. Hindi lahat ng mukhang nangangailangan, hindi lahat ng mahihirap ay humihingi ng tulong. Meron dyan ay nagpupursige sa buhay, nagsusumikap kahit may kapansanan, kahit sobrang hirap ay nagpupursige sa buhay dahil sa pangangalaga nila sa kanilang dignidad. Ayan, tara. Ito na, malapit na tayo. Hindi na makakapasok dito yung motor natin. Kaya lakarin na lang natin dahil malapit lang naman ay ayun o, natatanaw natin yung sulong bahay na yon doon. Tingnan natin kung nandito si Merly. May dalawang anak ito. Tao po. Ayan, atang tao. Tao po. Naku, wala yata ang tao. Tao po. Aso yung nandun. Tao po. Tao po. Walang tao, baka ito eh nasa sentro nang hihingi na naman ng makakain itong si Merly para sa kanyang dalawang anak. Pati yung mga anak niya wala o ano. Ito po ay apo ni Lola Celia, kung maalala po ninyo. Ito yung lumapit sa amin through messenger. Inihingi niya po ng tulong yung kanyang lola, si Lola Celia. Ngayon siya naman po ang humihingi ng tulong sa atin. Problema, walang tao. Walang tao. Hirap nitong lugar ito, napakalayo. Ang hirap ng daan. Abutan ni Papa P. Yeah. Alis na lang kami, Papa P. Pupuntahan namin yung mag-ina sa bundok, yung tinulungan po natin na mahanap yung kanyang pamilya. Nalang puntahan namin ni Papa P. Nag-message kasi sa akin yung kapitbahay. Lumipat daw doon sa kulungan ng baboy. Kasi yung bahay na pansamanta nilang tinitirhan, eh dumating na po yung may-ari at papagawa yung bahay. Kaya ayaw naman nilang bumalik doon sa bundok kasi kawawa naman po yung dalawang anak niya nag-aaral sa poblasyon ng barangay. Kaya doon na lang sila tumira kung saan kulungan ng baboy dati, doon siya nanganak. Ngayon eh, di ko nga mawari kung paano sila magkakasya doon sa pagkaliit-liit na espasyo ng kulungan ng baboy. Anim sila na miyembro ng pamilya. Doon na lang tayo, Papa P. Di natin natagpuan itong apo ni Lola Celia, si Merly. Doon na lang tayo pupunta. Yung tinutulungan natin na apat na dekada ng, naalala mo yun, yung apat na dekada ng nawawala sa pamilya. Sa ginawa nating pag-post, maraming nag-message, mga tiga Visayas region, tiga Ormoc, tiga dun sa lugar niya. Eh, yun siguro ang i-follow up natin, i-update natin. Tara. Baka sakali alam nila yan kung nasan ito. Baka na lang yun na. Tara na. Paalis na kami ni Papa P. May lumapit na bata. Ayan na raw yung hinahanap natin. Naglalakad yung mag-iina. Galing yata ito sa panghihingi. Ayan o. Ayan na, karga-karga yung mga anak niya. Buti may payong.
Ayo, parang galing school yung bata. Oh, kumusta kayong mag-iina? Ikaw si Merly? Apo. Oh. Pa yung mga anak mong yun? Ito po, yung anak ko pong mga bunso. Ilan taon na yan? 10 months po. 10 months old. Saan kayo galing? Ito anak mo. Diba po sa barangay hill po po kami nag-iisip. Ang layo nitong lugar. Diyos ko, ang layo. Nakamotor na nga kami, hirap na hirap kami. Opo. Naglalakad lang kayo? Opo, opo sir. Naglalakad lang kayo? Opo kami sir, best friend mo po sir. Itong mga anak mo, nagpinaglalakad mo sa pagkalayo layong lugar? Tapos may karga kang bata? Opo, iba po isa. Anong grade nito? Daycare po. Daycare yun? Wala po yan, saling pusa lang. Ah, saling pusa, ito ang daycare. Opo. Okay, ikaw yung Merlin na laging nagme-message sa akin, ano? Ikaw din yung nag-message sa akin noon tungkol sa lola mo. Opo. Si Lola Celia, di ba? Wala na po yun. Wala na nga, oo. Tara tayo sa bahay nyo, galing kami doon, wala kayo doon eh. Tawag kami tawag, walang sumasagot yung pala eh. Galing ka sa school, sinundo mo to. Ano, video malayo po, bakit ko sir? Oo nga, oo nga. Tara, tara, tara. Mag-aalas 11:30. Sabihin, magtatanghaling tapat na. Sigurado ko di pa ito kumakain mag-iinang ito. Layo nitong lugar na to. Pinaglalakad niya itong mga anak nito. Kung kami nga ni Papa pinakamotor, hirap na hirap. Yung batang ito, yung anak niya, malnourished na malnourished. Tatlo pala anak niya ho, hindi dalawa. Okay lang itong aso mo? Hello? Hindi ako nakain ng aso. Dami kong asong alaga. Mahal ko ang aso. Paano mo nabubuhay ang mga anak mong yan? Ha? Ha? Paano? Paano binubuhay? Sa ano po, ganyan po, wala pong pagkakita po, ganito po, tapos na pundan, wala na rin po. Ang hingi-hingi ka? Opo, hingi po kung kuting tulong po. Ang mga nagbibigay naman, naawa sa inyo. Minsan po, sa center po, ganito po, bibigyan ng gatas, kasi malnourish po ito. O, ilang buwan na yan? 10 months po. 10 months? Ilang timbang? Ano po siya? 5.2 lang po. Ha? May lit. 5? 5.2 po. 10 months? Opo. Oh my goodness. Malnourished po. Anong sabi sa iyo, health center? Kailangan po niya ng vitamins po. Oh my God. Tapos wala kayong pagkain, vitamins pa kaya? Wala po, wala. Sa health center naman, hirap naman din dyan. Wala po. Hindi naman lahat eh, makukuha sa health center. Nung... Kagabi pa po yan, panis na. Kagabi pa, panis na. O ito, ulam niyo, ulam, ulam kayo. Mantika po yan ah. Mantika. Walang. Kaya nga nagtataka ako sa'yo, paano mo nabubuhay itong mga anak mo, Merly? Galang po, pagdaranawan po, wala rin po. Paano ka makakapagdanaw kung may mga maliliit kang anak? O paano mo gagawin kung may maliit kang anak na yan? Ano nangyari sa asawa mo? Naghiwalay po kami po, sir. Naghiwalay kayo, bakit? Naghiwalay po ako at ano po, na wala pong trabaho, lagi po siya laki. Oo. Oh. Ano kakainin nyo ngayon? Wala po, sir. Ha? Wala po. Hindi ka nakapanghingi? Hindi po. At nagaling po ko sa school. Ate, yung bag... Paano? Oh my goodness, Merly. Mga anak mo pagkaliliit, tapos wala kang trabaho, hiwalay sa asawa. Oh. Paano ka ngayon hahanap ngayon? Maghahanap ng pagkain nyo? Kung yung anak mong yan eh. Karga-karga mo, gutom na. May mabibilhan pang bigas dyan? Meron po dyan. Meron? Opo. O Papapi, bilhan mo sila ng bigas. Papapi, bilhan mo dun. Takbo ka, ha? 2 kilong bigas muna, ano? Mm. Tapos, anong bibilhin, anong ulam nyo? At ano na lang po. Ha? Sardinas. Po, sardinas. Itlog.
Bawal? May ano po yan po. Ano yun? Ay, oo, sugat-sugat. Ay, naku, Diyos po. Oo, oo, sige, sige, saya mo na, saya mo na. Sugat-sugat. Oh, my goodness. Oh, my God. Ano bibil? Ano bibilhin? Bigat saka ano? Tuyo na lang po, sir. Tuyo? Noodles? Apo. Yung may sabaw? At least may mahigop naman yung anak kong sabaw. Bili ka na lang. Wala na ba yung mabibili dyan? Wala bang ibang mabibili? Wala po. Wala po. Bili ka pa, papi. Bigas. Bigas taka... Ha? O sige na, papi. Bigas ka lang, papi. At gutom na to. Nako, mga anak mo, Merly. Bakit dinagdagan mo pa yan? Eh, ganun nga pala yung ginagawa ng asawa mo, tapos dinagdagan mo pa anak mo. O dyan mo to, pang dagdag sa ano, ha? Maraming salamat po. Sa pagtulong ko. Nako. Sige na, bihis muna kayo. Sige na, dito muna ako. Hirap. Kalagayan ng mag-iinang ito. Diyos ko po. Malnourish yung mga anak. Saka itong lugar na ito. Napaka mag-isa lang siya dito. Napakalayo sa mga kabahayan. Sa inyo bang sa inyo bang lupa to? Hindi po, hindi kita lang. Ah, nakikita lang kayo. Oo, iyak nang iyak yung anak mo. Gutom na yata, Merly. Wala po siya nakukuha sa akin. Ha? Wala siyang nadididi sa'yo. Kaya siguro umiiyak dahil gutom na yung baby mo. Pati itong dalawang batang anak mo, gutom na rin. May ilaw kay dito, ha? Gas. Tubig. Sa hukay po. Sa hukay, sa balon. Opo, balon po. Iniinom niyo 'yon? Nako, isko. Wala pong gripo dito sa amin, wala pong mapagpalitan. Kung hindi kami dumating, paano kayo? Wala po. Ha? Wala po. Paano wala? Ahayaan mo na lang umiiyak 'yung mga anak mo sa gutom. Tubig po. Ha? Tubig na lang po. Anong ginagawa mo sa iniinit mo yung tubig? Opo, pinapakulo ko po. Kaya yung mga anak mo, malnourish eh. Malnourish nga po. Yan nga po yung naked. Bihira. Yung madalas nagme-message ka sa akin, sabi mo, matutulog kayo, walang laman ang tiyan, yung mga anak mo? Opo. Ito po, wala po sir, gatas po. Ha? Wala pong gatas to. As magdamagdabag nga po akong gising at gawa nito. Paputla yung anak mo. Opo. Wala po siyang vitamins. Kulang po siya sa vitamins, tapos po sa gatas. Kulang rin po siya. Anong ginagawa mo? Nagpupunta ka sa health center, may ka ng vitamins? Wala? Wala raw po. Wala po ang gamot nito. Kasi hinihingihan ko po itong gamot. Yung sa sugat po niya, po. Wala raw pong gamot. Wala pong yung... supplier po. Pambihira ito. Tulad ngayon, mag-aalas 12 na wala pa kayong pagkain. Ito yung pagkain nyo eh. Sabi mo ka, papanis na. Oh. Oh. Ito, parang hindi nagagamit ang lutuan nyo. Ha? Ha? Ay, nako. O paano kami makakatulong sa'yo? Ha? My friend, kahit pagkain po, vitamins po ng anak ko po, kailangan ko po talaga po. Kahit kunting tulong lang po sa anak ko po, malnourish po. Pagkain at vitamins ng mga anak mo. Ito, 10 months old. Yung isa ito. 2 years old. Ang liliit ito. 4 years old. 4 years old na siya. Daycare po yan.
Oh my goodness, Diyos ko po. Walang-wala po, kung meron po ko, di ako nahihihingi po. Walang-wala talaga. Dito kayo natutulog. At least may maayos naman kayong tulugan. Ang bang mga anak mo, binyag na yan? Hindi pa po. Lahat sila? Opo. Lahat hindi pa binyag? Hindi pa po. Bakit dumating sa tatlo? Eh alam mo naman, Merly, na mahirap ang buhay. Bakit ginawa mo pang tatlo yung mga anak mo? Hindi pa po binyag kasi may pinapagawa pa po akong birth certificate po nito. Nako. Baka mamaya niyan, pa nagkabalikan ka mo nung asawa mo, maging apat yan. Hindi na po. Ha? Hindi na po. Hindi na, kawawa yung mga anak mo. Ikaw na pa, papi. Tulungan mo na silang magpadikit ng apoy. At nagbabanta yung... O paano yun? Umiiyak na yung anak mo. Ito po, palilit. Ito po, kakakuha. Maaga pang pasok niyan eh. Ito pang pasok niyan. Hinahatid mo sa school. Opo, pinapatay ka na po, Diretso. Di po yung napaiwan. O paano kung wala kayong pagkain, pumapasok ng walang laman ang tiyan? Opo, tiyaga-tiyaga. Ha? Tiyaga-tiyaga lang. Paano, paano matututo ang anak mo? Di sa klase. Ha? Hindi po nasulat. Kaya nga kung gutom naman. Kung di kami dumating, wala kayo kakainin. Wala po. Lumi, be. Lagi may lati niya. Wala ka bang gaas? Wala po. Pampadikit mo. Wala po. Yung plastic, wala po. Delikado yan sa bata, ha? Sa... Sabi nga po sa amin. Oo, kasi yung amoy ng po, plastic. May asma po sa mihita. May asma ba yung mga anak mo? Wala po yan. Yung asthmatic? Ilan ang asthmatic sa mga anak mo? Yung panganay ko po. Panganay? Yun? Nakaputi. Itong isa? Hindi. Siya rin po yan pag may sakit po. Adi, po hika. Mga anak mo puro may hika. Hika. Puro asthmatic. Alam po sa lahi po. Oh my God. Oh, baka mahulog yung anak mo doon. Papapi, papapi, pwede. Hawakan mo itong cellphone. Akong... Ah, okay, okay, ikaw na. At baka ako eh. Baka mahulog ako dyan sa hig nila. Oh, kawayan lang naman inipis. Baka pag pumasok ako dyan eh, maglusot ako, ha. Ano yan? Mainit kang tubig? Opo, at nga didi po yun. Anong may gatas? Kape na lang po. Kape? Puro po, wala na po yung gatas ay. Ano lang po. Kape ang pinapa... Wala pong gatas. Oo, bili ka mamaya, ha? Opo. Ay, naku. Kape po ito, wala pong gatas. Wala pong mga gatas din ay. So, nag-iinit ka ng tubig, titimplahan mo ng kape yung anak mo. Opo. Walang gatas. Wala. Tapos magsaing ka na rin. At yung mga anak mo naman, itong dalawa, gutom na mara rin. Grabing kahirapan ito, Papa Pino. Kawawa yung mga anak niya, no? Malayo ba yung tindahan? Malayo? Malayo-layo. Malayo-layo. Nandun pala sa sulok. Oh, sulok talaga yun. Medyo tago siya. Oo. Boyfriend, marami salamat po. Ano po, nakala ko po din po kami pupuntahan po. Matagal na po kami nag-message po sa inyo. Maraming marami salamat po. Mabuti may bahay sila, kahit paano may natutuluyan itong mag-iina. Pero talagang sobrang kahirapan nila. Saan galing itong tubig niyong to? Parang... Sa hukay
Sa hukay. Alis na muna kami, Merly. Babalik kami, ha? Eh, kung ano yung madadala namin tulong para sa inyo. Importante sa amin yung gatas saka vitamins ng mga anak mo. Gamot, no? Okay. Message mo sa akin, no? Pag nakahiram ka ng cellphone doon sa kakilala mo, i-message mo sa akin kung ano mga vitamins ang kailangan, gamot, no? Para pagbalik namin ni Papa P, madala namin, ha? Mm-hmm. Bahala ka na doon sa binigay namin. Bili ka ng pagkain nyo, ha? Malamig pa yun. Gumato ng ining kape. Papadidik mo sa anak mo yung kape? Wala pong gatas. Wala pong gatas. Disipin dahil.